Pinamagatan ko itong Japanese Treasure Lecture and Guide. At nandito na tayo sa number 25, The Dangerous Trap of Multi-Cave. Ito ang pamagat sa content na ito. Kaya halina't sabayan niyo na ako, mga ka-teach, nang sa ganoon madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa treasure hunting at makaiwas din tayo ng mga danger trap na nakaabang sa ilalim. At base ito sa mga experience ko. At kung yung iba na hindi pa nakaranas ng ganito, nako, kailangan yung malaman, mga ka-teach, na hindi ganon kadali. At ang mga pwisto ng cave na ito, kung saan sila nakalagay, madalas talaga, mga ka-teach, nasa paanan ng bundok or nasa kalagitnaan ng bundok, malapit sa sapa. Ang tanging palatandaan nito, mga lumang punong kahoy tulad nito or mga batong malalaki, big boulder. Kaya ito ang tatalakayin at pag-usapan natin ngayon, mga ka-teach. Ito na. Kung sakaling sa paghuhukay ninyo, mga ka-teach, na tulad dito sa ginawa kong illustration, na sa gilid man kayo ng paanan ng bundok, ito yung bundok, at nandito ang sapa. Pero madalas, ang sapa na ito ay patay or walang tubig yan, mga ka-teach. Nagkakaroon lang yan ng tubig pag tag-ulan. Ganyan talaga ang plastada niyan. Base ito sa mga area na napuntahan ko at na-experience ko sa grupo namin. Kaya sa paghukay ninyo, patuloy lang kayo sa pag-down ninyo sa mga ganyang plastada. At kung sakali pagdating ninyo sa ilalim, madalas nasa 18 feet under talaga ito, mga ka-teach. Kung mapapansin ninyo, may lumalagabog. Alam nyo ba yung parang butas yung ilalim or may nag-aabang na butas pag hinahampas ng maso or bara de cabra or barita ang sahig ng butas ninyo? Lumalagabog yan, mga ka-teach. Nako, nagbabadya na yan na may malaking awang sa ilalim. Pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang awang na yan at kung ano ang mga panganib na nakaabang. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito, mga ka-teach, ang mas mainam ninyong gawin, mag-request na kayo sa kasamahan ninyo na itali ang baywang ninyo ng lubid. Dahil hindi ninyo makalkula or hindi natin makalkula kung gaano ba kalaki ang awang na yan sa ilalim. Kasi nga, lumalagabog na ang sahig kung saan pag pinapalo ninyo ng mga barita, bara de cabra or mapamasuman, mga ka-teach. Bayong ingat lang talaga kasi ganito ang mangyayari niyan, mga ka-teach. Kung sakaling pababayaan lang ninyo, sundot lang kayo ng sundot, hindi ninyo malaman kung ano ang panganib na nakaabang. Yun ang pinakadelikado sa lahat, mga ka-teach. Halimbawa niyan, nandito na kayo sa ibabaw ng matigas pero yung katigasan niya medyo manipis na. Ibig sabihin yan, mga ka-teach, malapit na yan mabutas. At kung sakaling mabutas na yan at hindi kayo nakapaghanda, yun ang delikado sa lahat, mga ka-teach. Madalas 18 feet talaga ito, nag-uumpisa ang ganyang sistema pag natamaan ninyo yan. At ganito ang plastada niya sa ilalim. Ayan, mga ka-teach. Kung mapapansin ninyo, nandito ang ginawa kong illustration para masundan talaga ninyo. Pwedeng ang cave na yan sa ilalim, malaking cave, at may mga boulder trap na nakaabang sa gilid. Number 1 yan, mga ka-teach.
hula talaga natin nang sa ganun maintindihan ninyo kasi mahirap na. Naghanap buhay tayo, nangangarap na makabingo. Yun pala, disgrasya pala ang inabot at marami na ang nangyari na ganito dahil sa kakulangan at kapapabayaan. Ganon din sa mga decoder na kasama ninyo na hindi nila alam. Basta pahukay lang sila ng pahukay, hindi nila ginaguide ang mga kasamahan nilang digger o abantiro. Pero ako man, sa experience ko, ilang bisis na ako nakabukas ng kib, mga katiits. Hindi bababa ng 28 kib ang nabuksan ko sa ilalim. So balit, pinapaalala ko palagi sa mga kasamahan kong digger o tagahukay na bantay kayo. Dahil base sa mga sign na nakuha natin, may cave o kuweba nang nakaabang sa ilalim. Palagi ko yan sinasabi, mga katiits. Ngayon, nagdidepende pa yan sa cave na yan kung ano ang laman. Base sa mga sign, cave lang ang sinasabi na sa ilalim. Pero kung sakaling tulad ng nangyari sa amin, bago namin natamaan ang cave dito sa bandang taas ng kisame niya, meron at meron talagang mga sign yan, mga katiits. Mga panintruhang sign na nagsasabi na may kaakibat na trap ang cave na yan. Depende sa sign, mapapoison man or mapabolder trap o hindi bomb trap. Ayan, mga katiits. Kaya dito tayo sa number 1. Kung sakaling lumalagabog na, balikan natin. Number 1. Mag-request kayo ng kasamahan ninyo. Ito ang gagawin ninyo. Naitali na ang baywang ninyo. Ayan, sa taas. Request kayo ng lubid na talian ang baywang ninyo. At kung maari, isang tao lang sana. Hindi kayo pwedeng apat, tatlo sa ilalim kasi excited dahil mabubuksan na ang cave. Mabubuksan na ito, mabubutas na. Mali yun, mga katiits. Kung magkaroon man ng problema, lahat kayong tatlo, kung tatlo man kayo, isa, dalawa, tatlo na sa ilalim, lahat kayo ma-disgrasya. At pahirapan ang pag-akyat niyan, mga katiits, lalo na't meron ng butas at guguho na kung sakali tatlo kayo. Nako, ibig sabihin tatlong magkasabay na akyat, isa, dalawa, palagay natin meron pa dito isa sa gitna, hihilain ang mga kasama ninyo. Mahirap yun, mga katiits, iwasan ninyo ang ganyang pangyayari. Kaya ang mas maganda, isang tao lang ang nasa ilalim. Siya lang ang magbutas dahan-dahan sa mismong ibabaw ng cave. Dandahanin niya pagbutas yan at nakatali ang baywang niya papunta sa taas. Kasi kung sakaling gumuho man, madali siyang mahila ng mga kasamahan niya. Ngayon, nandito ang ginawa kong illustration. Kung sakaling hindi kayo nakapaghanda at manipis na talaga itong isamin ng cave, bigla na yan mabubutas, mga katiits. Pag nabutas yan, mahuhulog na kayo papunta sa ilalim. At ganito ang sistema niyan, mga katiits. Ayan, ito ang delikadong pangyayari sa mga kasamahan nating hindi nag-iingat. Ipalagay na lang natin ang level na ito, ang pinaka ibabaw niya, 18 feet. Sulat natin nang sa ganun maintindihan talaga ninyo at mailagay ninyo sa mga isipan ninyo na hindi pala ganun kadali. 18 feet yan, itong ibabaw niya. At ang multi-cave na ito, madalas may taas ito na 12 feet papunta sa sahig. Biro mo, mga katiits, mahuhulog ka sa taas na simula dito sa sahig niya na nabutas. Sana yan. Ayan. Ayan.
hanggang pailalim. 12 feet. Nako, mataas-taas yan mga katits. At kung sakaling ma-outbalance ka pa, mauuna ang ulo mo at mababagok. Sigurado ako maraming mga bato dyan sa ilalim. At kung malas-malasin pa, at guguho ang gilid ng ibabaw ng kib, ganito ang mangyayari mga katits. Ayan, susunod na yung mga bato sa ilalim. Pag sumunod na yung mga bato sa ilalim at nauna ang tao na nahulog, ganito ang plastada niyan mga katits. Malabo na itong mabuhay dahil sa malalaking batong kasunod na gumulong at nahulog papunta sa ilalim. Ayan mga katits. Kung saan madadaganan na yan mga katits. Nako, swerte na lang sana na hindi matamaan ang ulo. Kasi pag natamaan ang ulo, kahit sing laki man lang ng baldi na bato at ikaw nakahandusay na sa sahig ng kib, halimbawa tulad nito nakahandusay, nadaganan siya ng or nahulugan siya ng bato na sing laki ng baldi ang ulo niya, mula 14 feet or 12 feet sa taas, sigurado good luck mga katiits. Yan ang isa sa mga iiwasan sa pagbubutas o paglalagabog na sa parting ito. Ayan mga katiits, bantayanan talaga yan. Kung hindi man mga bato yan mga katiits, pwede rin ganito, mga bumba ang nakalatag sa ilalim. Isa ito sa pinakadelikado rin. Ito ang number 2 natin mga katiits na bantayanan. Number 2 natin bantayanan. Dahil sa matamaan na ninyo ang lumalagabog, tuwang-tuwa na, halos lahat ng kasamahan gusto nang bumaba. Hindi ganun mga katiits. Dahil sa sobrang tuwang-tuwa na ang grupo, gusto na lahat bumaba sa ilalim at gusto nang silipin kung ano, ang laman ng kib. So balit, mali yung ganong strategy mga katiits. Dahil kung mabibigatan nitong huling leer niya na lumalagabog, yan lang ang delikado mga katiits. Kasi kung marami kayo dyan, nako, guguho at babagsak yan. Paano na kung ang nakaabang sa ilalim ay mga bumba na tulad nito sa ginawa kong illustration. Ayan. Ayan, line mine. Palagay lang natin, may line mine ang loob ng cave. Dahil sa sobrang tuwang-tuwa na, pinapaspasan na mga katits. Talagang wala nang pakialam, gusto mabutas agad. Nako, yun lang ang malaking problema dahil habang nagbubutas kayo ng paspasan, hindi ninyo alam ang ilalim na ito sa kisami niya. Hindi maiwasan yan mga katits. Mayroon at mayroon talagang mahuhulog na mga bato. Mapaliit man yan o mapalaki, delikado yan pag nangyari yan mga katits. Alam nyo ba bakit? Pag nahulugan ang line mine na ito, ayan, nako, another good luck na naman mga katiits. Ganito ang mangyayari yan sa inyo. Ayan, hindi naman kayo agad-agad mahulog yan papunta sa ilalim. Pag sumabog ang bumba, aangat muna kayo mga katiits sa taas bago kayo mahulog sa ilalim. Sabay guguho na itong area na ito. Yan ang pinakaiwasan sa lahat. Sa tingin ko, kung sakaling ganito ang mangyayari, malabo nang mabuhay ang nasa ilalim mga katiits. Yan ang pinakaiwasan natin. At sigurado ako, kahit yung mga kasamahan ninyo na nasa taas, lalo na malapit sila sa bunganga ng butas,
titilapon at titilapon talaga yan mga katiits. Tumilapon nga ang nasa ilalim, angat, sila pa kaya kasama yan mga katiits. Yan ang number 2 na iwasan mga katiits. Kaya kung maka-encounter kayo sa ilalim na malaki ang lagabog at mapapansin na rin sa mga decoder ninyo na may cave sa ilalim, ganito ang sistema niyan. Isang tao lang ang magbutas. Halimbawa siya lang. Umamit tayo ng ano, ito lang. Ayan, itong kasama niya na ito. Itong isa na ito, ipaangat na ninyo yan. Angat ka sa taas. Dahil delikado, isa lang muna. Ayan. Itong isa na ito, ulitin ko ulit sa pang-apat na pagkakataon na yata, talian ninyo ng lubid. Ayan, habang dahan-dahan siyang nagbubutas. At least, kung ano man ang mangyari, isang sigaw lang niya, pwede na ninyo siyang hilain agad. Mabilis ang paghila. At ang pagbutas niya mga katiits, kakunti-kunti lang talaga hanggat maari, makapasok lang muna ang kamay niya. Pag nakapasok na yon, pwede na ninyong ipatusok sa kanya ng mahabang stick or mga kawayan na maliit para masukat kung gaano kalalim ang kuweba sa ilalim. At pag okay na, masukat na, kung kaya na niyang silipin, gamitan na ninyo ng flashlight yan mga katiits. Flashlight na sa ilalim kung anong laman sa loob. Kung wala man trap, pwede na magdagdag ng tao sa ilalim. Subalit kung may mga trap na nakaabang, ipaangat mo na siya para planuhin paano tanggalin ang mga trap tulad ng boulder trap, yung mga malalaking bato na nakagilid sa ilalim, nakalagay sa ilalim, sa gilid. Tulad na mga delikado na talaga, bomb trap, nakalatag sa ilalim. Ayan, planuhin nyo yan, maigi mga katiits, huwag magmamadali. Ganon lang ang gagawin. Kasi sa pagmamadali, maraming nagkakamali. Ayan mga katiits. Nandito ang ginawa kong example. Totoong nangyari ito mga katiits sa kasamahan namin. Kung saan, ang hukay nila, itong example na ito. Ang hukay nila nasa 18 feet under. Nagawan ko na ito ng content eh. Mindanao area. Pinuntahan ko talaga ang area. Ngayon, yung 18 feet under na hukay nila mga katiits, bago nila iniwanan yan, dahil gumawa sila ng hagdanan na kawayan. Alam naman ninyo mga katiits, ang hagdanan na kawayan, mabigat yan. Itong 18 feet under sa sahig sa ilalim, lumalagabog na yan mga katiits. Itong ilalim na ito. Dahil wala silang hagdanan, gumawa muna sila. Hapdi, umaga sila gumawa. Pagdating ng tanghali, nananghalian. Pagdating ng hapon, natapos na nila ang hagdanan mga katiits. Ngayon, itong time na ito, ilalagay na nila ang hagdanan sa mismong butas. Ayan, totoong nangyari ito mga katiits. Ngayon, dahil mabigat ang hagdanan na kawayan na ilalagay nila sa mismong butas nila, binitawan nila mga katiits dritso sa ilalim, 18 feet under. At ganito ang plastada niya. Ayan, nahulog or sadyang hinulog talaga nila ang mismong hagdanan. Dahil nabigatan na sila, apat lang sila, diretso sa ilalim. Alam nyo ba kung ano ang nangyari mga katiits? Dahil ulitin ko ulit, bago sila na-stop, dahil gumawa sila ng hagdanan, ang ilalim na ito ay lumalagabog na. At itong time na ito, nahulog na ang hagdanan mga katiits. Alam nyo ang nangyari, biglang may sumabog sa ilalim. Napakalakas ang sabog mga katiits.
umangat yung agdanan. Tumilapon silang lahat mga katiits. Kaya maswerte pa rin ang grupo na yon dahil wala silang kasamang tao na bumaba sa oras na yon. Dahil kung mayroon man, nako, yun ang mas malaking problema. Dahil sigurado talaga, patay talaga ang nasa ilalim. Ayan mga katiits, totoong nangyari yan. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin ito mga katiits, sana may nakuha kayong mga simpleng idea. Nang sa ganon, maiiwasan natin ang mga panganib na nakaabang sa ilalim. Lalo na buhay na ang kapalit mga katiits. Napakadelikado at yun ang pinakamahirap sa lahat. Kaya ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Thank you mga katiits.